Guys, and welcome to my YouTube channel. For today's vlog, mga kanegosyo, no, pag-uusapan natin ang topic po na pagpurga ng baboy. Kung bakit po iwasan natin gumamit ng powder para po sa ating mga biik. So, panoorin po ang video na ito. Yung aking biik ng aking pong bayaw na kakapurga lang po, no, I think no almost 2 days na. Okay? So for information no, mga kanegosyo, dito po sa amin sa Pigawaya, nag-uumpisa na po tayong mag reproduction, ang tawag niyan, or pag aalaga uli ng baboy. Medyo wala na pong ESF dito. So pero wala pa pong benta na baboy no sa palengke or sa bagsakan. So inyo po nakikita yung baboy na almost 2 days na pong napurga. Okay? So, itong biik na ito is almost, I think, no? Nasa mga 40 days, no? So, 35 days binili, and then 40 days. So, mga 45 days na ito, 10 araw na siguro ito na naandito, no? So, yan po ang mga indikasyon, no? Sa katawan ng baboy na kailangan na pong, yung mga itim-itim na yan, yan pong kay indikasyon po, mga kanegosyo, na kailangan pong purgahin yung ating pong baboy, no? Biik lang po ito, okay? So, ang bayaw ko po ay gumamit po ng, tawag yan, gumamit po siya ng powder, no? Hindi ko lang pension yung, hindi po ito paninira, no, sa purga na powder, okay? But mostly, no, ginamit niya po ang powder since nga itong baboy na ito, or tatlo lang kasi yung baboy nito. So, medyo may kamahalan kasi yung injectable, okay? So, yung injectable kasi, no, na 10 ml, siguro nasa mga 200 pesos. Eh, yung pangpurga na powder naman is nasa mga 10 pesos to 20 pesos. So, since natatlo lang itong kanyang biik, so hindi siya gumamit ng injectable. So, sinabihan ko nga, no, gamitan niya sana ito ng injectable na sa intravenous. Ibig sabihin sa singit po, or kaya hindi po sa muscular natin itutusok. Okay, so, yan po, no. So, hindi po tumalab yung pamurga na powder dito po sa mga biik na ito, okay? So, yung iba, siguro magko-comment dito na tumalab naman, good for you, but in my own experience, I have 4 batch of fattener or grower na baboy, hindi po talaga ina-advise, no? Para sa akin, as experience, hindi po ako veterinary, again, mas maganda po no sa mga biik gumamit po tayo ng injectable no. I-inject po talaga natin sa singit no. I don't know why is it that sa lahat po no nakikita natin ng mga vlogger and nag-aalaga po ng baboy, even the veterinarian is always advising no na magamit po talaga ng injectable during sa ganitong stage ng mga baboy. Mas epektibo po ang injectable kaysa naman po sa powder. Okay, ang tanong naman diyan sir, so, saan ginagamit ang powder na pamurga? Kaya, yung powder po na pamurga, ina-advise po namin yan kung kayo po ay magpupurga ng inyong baboy during the second month or the third month of the grower. No? Grower na po. No? Ibig sabihin, malalaki na yung mga baboy. Kasi sa malalaking baboy na nag-weigh po ng 50 to 60 kilos, eh, mahirap pong i-inject po yan. Okay? So, kumbaga, papalag po yan pag ginawakan ninyo. Ito naman kasi, pwede nating i-grab kasi nung kamay. Okay, so, kung nahihirapan kayong mag-inject, no, mayroon naman pong mga videos ako dyan na paano i-inject. No, yung ating pong mga injectable na pamurga, no, 0.5 lang kasi yan ang binibigay natin. So, makakamura ka talaga no, kung maramihang baboy. Ay, kasi nasa mga 200 pesos lang man yan. So, yung not mention the product name, kasi hindi naman tayo sponsored, no? Basta any name po or any brand na injectable, magtanong kayo sa mga agri-vet ninyo. So, mag-inject po tayo sa singit. Okay, so, para tatalab po, no? Kasi, mind you, pag hindi nyo po na-solve yung ganitong indikasyon na maraming bulate dyan sa mga biik na yan, eh, ang tendency po mga kanegosyo sa pagbabackyard piggery, no, mga ka-subscriber dito sa YouTube channel ko, lalo na sa mga nagbababoy, eh ang mangyayari po niyan, pag hindi niyo po nagamot yung indikasyon na may bulate yung mga baboy na yan, ang mangyayari po is
Of course, no, madedelay po yung grow out nila. Sayang po yung pakain natin na feeds, okay? Yung free starter na feeds, okay? Or even the starter feeds. Kasi kakainin lang po ng bulate yan. Okay? Hindi po nakukuha ng baboy yung nutrients na pinapakain natin galing sa feeds. Kasi nga, no, merong host or merong bulate sa kanilang katawan. Okay, so napansin yung mga baboy kasi yung isa medyo magkakapatid kasi ito, no? So sa mga magkakapatid kasi na baboy na hindi po hybrid, kasi hindi po to talaga hybrid, no, nasa backyard breeding lang po ito. So I will not consider this as hybrid or pure talaga na large white, okay? So ito po ay galing lamang sa backyard, nakasurvive po ito ng ASF sa uncle ko. So binili po, no, ng aking bayaw, no. Ang presyo po nito is 4,000 pesos. Ganun po kamahal ang baboy ngayon dito sa amin sa North Cotabato. 4,000 pesos yung ganitong biik, okay? Kahit na maliliit, 4,000. Meron pa nga, no, mga kanegosyo, ang presyuhan talaga ngayon dito is 4,500. Okay? So mantakin mo 'yan, okay? So ang live weight price ngayon dito is still na andiyan pa rin sa 170-180. Yung presyong karning baboy is nasa 330 to 350 yung presyuan po ng karning baboy. Eh, yan po mga updated price natin. Okay, so additional po dito sa pagpupurga, pag kayo po ay nag-injectable ng pamurga, okay, expected po natin na dapat within 2 days or 3 days, huwag muna nating paliguan yung ating pong baboy. Okay, so hintayin po natin ng 2 days or 3 days after nating paliguan yung baboy, simula nang tayo po ay nag-inject ng pamurga. Well, hey, you got something with this video, mga kanegosyo, na itong serye ng ating pong pagpupurga ng ating mga baboy. Again, kung pwede naman po, no, na isabay natin yung B-complex at saka yung pagpurga ng ating pong baboy. Any brand of B-complex will do, no, kahit anong brand po yan, basta injectable, sa muscular po mga B-complex na yan, pwede po natin isabay, no, sa pagpurga at pagbibigay po ng B-complex. Ayan, 3 days after nating napurga, 3 days po bago natin paliguan yung ating po mga baboy. And I hope you have something with this video, lalo-lalo na sa ating mga nagba-backyard piggery na naka-subscribe dito. Nag-subscribe kayo dahil nagbababoy kayo. Eh, ito po yung video para po sa mga nagbababoy, no, dito po sa Jason TV. Napapasalamat po ako kahit na bibihira tayo mag-upload ng ating mga video. Eh, naka-subaybay pa rin kayo dito sa ating channel, no. Again, this is Jason at Jason TV Nigga Show. Sing maraming salamat, no? Keep safe, God bless. Bye-bye.